Handa na ba kayong makinig at matuto ngayong araw? Ako nga pala, si Teacher Mags, ang inyong magiging guro sa araw nito sa asignaturang Pilipino. Quarter 2, Week 1 to 2. Paghihinuha sa pangyayari sa nabasa at napakinggang kwento. Bago matapos ang araling ito, ikaw ay makagagamit ng personal na karanasan sa paghihinuha ng mangyayari sa nabasa o napakinggang teksto o kwento. Kapag nagpapaliwanag o nagbibigay ng maaaring mangyari sa nabasa o napakinggang teksto o kwento, ikaw ay gumagawa ng paghihinuha o pagpapalagay. Ang paghihinuha ay panghuhula o pagbibigay ng paalagay o idea kung ano ang susunod na kalalabasan ng pangyayari batay sa mga naunang kaganapan na inilahad sa sitwasyon. Naisasagawa ang paghihinuha sa tulong ng mga pahiwatig o napakinggan o binasang kwento o teksto at iniuugnay ang mga ito sa iyong sariling kaalaman o karanasan. Simulan na natin. Suriin natin. Ano kaya ang ginagawa ni Lito at ng kanyang alagang si Bantay? Baka naglalaro sila ng habulan. Sa palagay ko ay nagwala si Bantay at nalagot ang tali. Magkapareho ba ang kanilang sagot? Kung ikaw ang tatanungin, ano ang iyong palagay o hinuha sa larawan? Bago tayo magpatuloy, sagutin muna natin ang mga tanong. Paano tayo nakakarating sa malayong lugar? Tama, tayo ay sumasakay. Saan naman kayong madalas na sumasakay? Ang iba ay nagsasabi, sumasakay sa tricycle. Ang iba naman ay sa jeep. At ang iba ay sa bus. Ano naman ang inyong nararamdaman sa tuwing kayo ay sumasakay ng bus? Bakit naman matatakot? Tayo ay makinig ng isang kwento. Ang kwento ay tungkol sa Ang Barumbadong Bus ni Rene O. Villanueva, guhit ni Joan Bereber Gando. Ako ang hari ng kalsada, ang sabi niya. Takot ang lahat ng jeep at kotse sa kanya. Sa daan ako ang bida! Walang kinatatakutan si Cas. Hindi siya takot sa jeep at kotse. Hindi rin siya takot sa taxi. Kahit sa pulis at pasahero ay hindi rin takot si Cas. Ang bilis-bilis ng takbo ni Cas. Kaya takot na takot ang mga pasahero. Para, ang sabi nila. Pero humihinto lang si Cas kung saan niya gusto. Pagbaba ng pasahero, nervyos na nervyos sila. Dahan-dahan lang ang takbo, ang sabi nila. Hindi pa rin sila pinansin ng barumbado. Kahit ang pulis ay walang magawa. Ayan na naman ang kaskasero. Unahan sila sa pagtakbo para iwasan ang barumbado. Talagang walang magawa ang lahat kay Cas. Kahit ilang ulit siyang pagsabihan, talagang matigas ang kanyang ulo. Ako ang hari ng kalsada, ang lagi niyang sinasabi. Gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Walang pakialam si Cas. Dahan-dahan lang, kaskasero, ang sabi ng mga halaman. Binugahan sila ng usok ni Cas. Saka nagtatawang humarurot ng husto. Oh. Ubo ng ubo ang mga halaman. Pero hindi pa rin lumingon ang kaskasero.
Sa loob-loob niya, yan ang mabuti pakialamero. At muli siyang kumaripas ng takbo. Minsan, kinausap siya ni Ulap. Huwag ka namang buga ng usok! Nangingitim pati ang ilong ni Ulap. Sa dumi ng usok, muntik na siyang maiyak. Salbahe talaga, kaskasero! Siya ang bas na walang modo! Kahit ang araw at ang buwan, wala rin magawa kay Kas. Wala siyang pinakikinggan kahit na sino. Ako ang hari ng kalsada! Ang katwiran niya, magagawa ko ang lahat ng gusto ko! Isang araw, naglasing si Kas. Glug, 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 glug. Inom ng inom si Kas. Glug, 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 glug. Kahit lasing na lasing, naisip pa rin niyang magyabang. Kahit pa ekis-ekis ang mga gulok, pumaspas pa rin siya sa gitna ng daan. Ako ang hari ng kalsada. Ang sabi niya, sa kabusina na bumusina. Mabilis na mabilis ang takbukas. Mabuti na lang at wala siyang sakay. Lasing na lasing ang bus na walang moto. Ang bilis-bilis ng kanyang takbo. Mas mabilis pa sa jeep at mas mabilis pa sa taxi. Mas mabilis pa sa kotse. Hindi pa rin siya nasiyahan. Ang takbo ay lalo pang binilisan. Nakangga si Kas. Bali-bali ang bakal at ang tubo. Wasak ang makina at baluktot ang tambosyo. Parang napunang ang kaskasero. Hindi na ulit nakalabas ng daan ang kaskasero. Siya ay itinapon sa tambakan ng lumang sasakyan. Doon sa libingan ng walang modo, hindi na makapagyabang ang kaskasero. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong. Saan naganap ang kwento? Tama, sa kalsada. Ano ang iyong naramdaman sa napakinggang kwento? Natakot? Bakit ka naman natakot? Kasi mabilis siyang magpatakbo. Kung ikaw ang isa sa pasahero, ano ang maipapayo mo kay Kas? Huwag siyang maging barumbado. Anong mga alituntunin sa pamayanan ang hindi sinunod ni Kas? Tama, hindi siya sumusunod sa batas trapiko. Paano naman winakasan ang kwento? Napunta siya sa tambakan ng mga sirang sasakyan. Magbigay ng hinuha batay sa napakinggang kwento, sa tulong ng mga kasama sa bahay ay bumuo ng grupo. Unang pangkat, pagsasadula o dramatization. Kasama si nanay o tatay, ate at kuya ay magbigay ng hinuha base sa napakinggang kwento. Ano ang maaaring mangyari kay Kas kung naging mabuti ang pakikitungo niya sa mga tao? Ikalawang pangkat, sagutin ang mga tanong at isulat sa papel ang sagot. Unang tanong, bakit walang kinakatakutan si Kas? Ikalawa, ano kaya ang maaaring mangyari kung hindi siya mabilis magpatakbo? Ikatlo, paano nagalit ang mga pasahero kay Kas? Ikaapat, anong pangyayari sa kwento na di dapat tularan? Ikatlong pangkat, tingnan ang mga sumusunod na larawan. Isulat
ang inyong karanasan na kaugnay ng ipinakita sa larawan. Palagi nating tatandaan, ang hinuha ay ang palagay o hula tungkol sa kalalabasan ng pangyayari. Mahalagang bahagi sa pangunawa ng aralin na ito ay ang mga karanasan. Sa pakikinig o pagbasa ng teksto ay malaki ang maitutulong ng pag-uugnay nito sa sariling kaalaman o karanasan upang higit na ito ay maunawaan. Ating isagawa, basahin ang sitwasyon at piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Ibigay ang hinuha o maaaring mangyari sa larawan. Binigyan ka ng regalo ng iyong kapatid noong Pasko. Gustong-gusto mo ang damit na ibinigay niya. A. Magkakasakit. B. Masaya. C. Sisimangot. D. Mahuhulog. Nagtapon ka ng balat ng saging sa daan. Sumunod sa iyo ang iyong bunsong kapatid. A. Sasakit ang ipin. B. Mawawala. C. Madudulas. D. Masaya. Umulan ng malakas. Nakipaglaro ka sa ulan sa iyong mga kaibigan. A. Magkakasakit. B. Mawawala. C. Mahuhulog. D. Masaya. Madalas kumain ng tsokolate at hindi ka madalas na nagsisipilyo ng ngipin. A. Madudulas. B. Sasakit ang ipin. C. Mahuhulog. D. Masaya. Inutusan ka ng iyong ina na tapusin mo na ang gawain ngunit ikaw ay nanonood pa ng TV. A. Madudulas. B. Sasakit ang ipin. C. Mahuhulog. D. Hindi makakapagpasa ng gawain. Binabati kita. Isa na namang kasanayan ang iyong mahusay na naisagawa sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!